Ortiz. Kamusta ka naman ngayon, Rachel? Ito, maganda pa din. Maganda pa siya as usual. Balikan natin yung una. Kailan ka ulit umalis from the Philippines? February 2019. Nag-take ako ng one-year course sa Canada. Kinuha ko is co-op program. And ano yung course ko, yung International Hospitality Management. Ilang years ka na sa Canada ngayon, Rachel? 3 years na. For three years na. Okay. Mm-hmm. So, sa 3 years na stay mo kay Canada, kailan mo nga nakuha yung permanent residency mo? Last July 2021, nakuha ko yung PR ko. And for only 1.5 months, nag-wait lang ako to get it. Parang yung process mo to get the permanent residency is only for 1.5 months. Tapos yung buong journey mo kay Canada? Like 2 years? 2 years lang. Yeah, 2 years lang. Naging PR ka na. Mm-hmm. Actually, alam mo, lagi ko siyang sinasabi sa mga student natin, no, Rachel, na ikaw yung isa sa mga student natin may pinakamabilis. Mm-mm. Nakakuha ng permanent residency talaga. Kaya nga, sobrang bilis, grabe. Oo, parang sa 2 years lang, kahit na work permit yung iba ha. Mm-mm. Work permit na yung pinasok nila doon, pero hindi pa agad sila nakakakuha ng permanent residency lang. Ganun kabilis. Mm-mm. Ikaw lang nakagawa nun. Kaya nga, syempre. Oo. So, ano yung ginawa mo to get that permanent residency? So, first, nag-aral ako ng 1 year sa Canada. So, nag-take ako ng co-op. So, parang, ano siya, suntok sa bon. Kasi, syempre, after 1 year, wala ka ng, ano, di ba? Wala ka ng mangyayari. Like, di mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng sponsorship. And then, luckily, nakahanap naman ako ng mag-sponsor sa akin for 2 years. So, nabigyan ako ng 2 years work permit. Okay. And then, nag-apply lang ako ng Canadian Experience Class. CEC. Mm-hmm. Kasi, ang requirements doon is, kailangan mo lang ng Canadian experience for 1 year. Mm-hmm. Kala ko hindi ko kaya na ako lang mag-isa. Mm-hmm. Kasi, syempre, mamaya magkamali ako, PR pa yun, diba? Eh, pero, like, ayoko naman din na magbayad ng mahal sa consultant. So, then, na-inspire ako sa ibang friends ko na mag-DIY na lang. DIY ka. Dahil din sa pandemic, mababa yung points, di ba? Mm-hmm. So, yun din nagpatulong sa akin. Nung nakuha ko na lang ng requirements ko, nagpasa ako sa website nila para ma-invite. And then, after 2 weeks, na-invite ako. Ayun. Parang ano din sa inyo, naging blessing din in a way, yung pandemic. Yeah, diba? True. Like, sobra. Parang nauna, parang ano ba yan, pandemic? Parang ano mangyayari? Oo. Pero like, wala talagang, gumalaw talaga ako eh. Like, hindi ako next time na lang, gano'n. Uh-oh. Kasi may mga gano'n talaga na parang, sa susunod na lang, hindi pa naman yun maano. Hindi muna. Eh. Oo, pero like yung akin kasi parang sa isip ko, kailangan kong gawin ngayon. Kasi what if, di ba? Paano kung ito na lang yung chance? Yeah, yun nga. Diba? Kasi what if kung, biglang dumaas yung points, ano naman mangyayari sa akin, diba? Mas matagal pa. Kasi like, tapos na din ako ng 2 years ko dun sa employer ko. So, parang, yun. Hindi mo na alam kung anong next. Tapos bigla ka nag-isip na, ito, CEC na lang kaya, applyan ko. Parang ganun, yun. Ang first na country of destination, of choice mo talaga, is not Canada, diba? Yeah, si US talaga siya. So, sa tingin mo ba, yung pagpili mo, nyo, ni mami, kay Canada? Kasi naalala ko pa nun, nag-aano pa kayo, tawag doon, nagpapahula pa kayo. Tama? Yeah, oo. Talaga, kundun talaga ako, ganyan. Oo, nagpapahula pa kayo ni mami na kung anong country ba talaga yung best for you. Mm-hmm. So, sa tingin mo, yung pagpili kay Canada, naging best choice mo ba siya in your life during that time? Mm-hmm. Diba? At hindi mo na pinerso si US mo. Sa tingin mo, best choice mo? Yeah, actually, nung nandun ako sa Canada, naisip ko na, parang talagang ang galing mag-move ni God. Kasi, isipin mo, kung pinush ko yun, parang, tapos na-disappoint lang ako, diba? Parang, nandun lang ako sa, nandito pa rin ako sigurado. Oo. Or, nandun nga ako, pero hindi naman ako permanent resident, diba? Kasi, naniniwala talaga ako na lahat ng dahilan may reason. So,
Kaya, sobrang... Nang-iyok. Pa-Tony Talks na tayo dito. Tony Talks eh. Tony Talks na to. Okay. Oo, sige go. Yun nga, so parang naisip ko na lahat ng nangyayari sa akin, ibig sabihin may dahilan. Diba? Tingnan mo naman ngayon. PR ka PR na. PR na ako. Kasi kung nandun ako, my God, baka nga nga lang ako doon. Baka nga, kung tinuloy mo yung plan mo ng una, student ka pa din. Diba? Nag-aaral ka pa din, working ka pa din. Diba? True. And after that, hindi mo pa rin alam kung anong mangyayari sa'yo. So talagang, God's will. God's will diba? Talaga. God's will. Tapos perfect timing for you na pagpunta mo doon, biglang ang bilis ng nangyari. Like super, like super lahat na nangyayari sa, nung nangyayari, yung nandun ako, nung wala nag-start ako doon, first day ko hanggang ngayon, parang lahat yun, ano, parang very smooth lang yung, ano, walang masyadong, ano, bump. Oo. Mm-hmm. Parang talagang ginawa ni God na diretso lang yung maging path niya for you to get your permanent residency. Yeah. Ano yung naging best experience mo kay Canada during this parang 3 years of stay mo doon? Siguro, like ko namang sinasabi sa lahat, yung experience na nakuha ko is yung pagiging independent and pagiging strong enough na kayanin mo mag-isa kahit wala kang family or yung ikaw lang talaga. Kasi doon mo matututunan lahat ng ano ng real yung real life. Yun yung reality. Yun yung reality kasi yung pag nag J1 ka kasi parang ano yun eh parang package siya na ito yung gagawin mo, ito yung parang ito may yung, ano siya tawag doon, training plan. May training diba? Plan na ito yung work mo, ito yung bahay mo. Tapos after noon, yun na. Uwi ka na. Doon kasi parang wala eh. Parang ayun yung school mo. Pero syempre, ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Pero hindi ikaw yung mag-aaral kung saan ka mag-work, kung saan ka titira, kung paano ka makaka-survive. Oo. Yung ganun. Parang yun yung ano, naging real definition of independence for you. Yeah, kasi yung, di ba sa US, kasama mo yung mga friends mo. Doon, mamimit mo yung may iba-ibang tao. Na hindi mo naman sila friends at first. Friends at first, di ba? Kasi pag J1, friends mo talaga. Pag dito, nandun mo na sila mag-meet. What can you advise to those aspiring student na until now undecided pa rin sila if they're going to pursue yung Canada journey nila? I think yung ma-advise ko sa kanila is now or never. Kasi hindi naman natin alam or na kung kailan yung Canada, di ba? Yes. Ngayon, very open sila. What if bukas mag-decide sila na, oh, sobrang dami na natin. Kailangan na natin i-close to or i-limit or mas lalo mas mahirap, di ba? Kasi, if lagi kang undecided sa life mo, wala mangyayari sa'yo. Like, nandun ka lang sa place na yon, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? And, lagi ka lang magdasal. And, i-pray mo na, i-pursue mo na, kailangan, ano yun, i-pursue mo na gusto mo talaga na pumunta ng Canada. Kasi, di ba, nagpumunta rin naman ako dito. Ay, pumunta ako doon. Hindi naman din kami mayaman na, di ba? So, I know mahirap. Pero, lahat naman ng, ano, may paraan. So, tama. So, yun nga, no, hindi, like, sa investment-wise, di ba, investment, ang laki ng investment for study abroad, yung, tawag dito, yung visa, tawag doon, visa processing, hindi siya 100% na sure kung ma-approve ka. So, kung yung now or never na sinabi mo, kung talagang gusto mong i-pursue yung path, di ba, gawin mo na siya. Di ba, kasi, although sinasabi ni Canada na marami pa silang papapasukin na immigrant doon, pero we don't know until when. Diba? We don't diba? Know kung sino yung gusto nilang papasukin doon. So, as of now na may chance pa, mas okay na i-grab na nila yung chance or yung opportunity na yun kung anong meron. Yeah. Diba? So, yun, last but not the least na question, Rachel. Ano na yung next plan mo sa Canada journey mo? Since uuwi ka na dun eh, babalik ka na ng Canada this Thursday. Ano na yung next plan mo? Next plan ko mag-work ulit. Mag-work ulit at mag-ipon ulit. Mag-ipon ulit. I think yung plan ko is, since culinary ako, di ba? Gusto ko magkaroon ng sarili kong business doon. Or makabili ng sarili kong bahay. And madala ko yung family ko doon.
So, yun. Yun talaga ang ginagol mo. Yun talaga yung goal ko ngayon. Okay. So, thank you so much, Rachel, sa ating pa-interview for today. Thank you so much sa pagbisita. And we're hoping na maging maganda pa lalo yung life mo kay Canada. And we're praying for your success. Thank you so much. Thank you, Rachel. Bye!